Magandang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos. Sa ating pagninilay ngayon, ika-26 ng Junio, ating pagninilayan ng ilang bagay tungkol sa buhay ni San Josemaría, Escrivá, pari at tagapagtatag. Siya po ay ipinanganak sa Barbastro sa bansang Espanya noong taong 1901. Lubha siyang nagkasakit ng sanggol, kaya't ipinanata siya na sa mahal na ina ng Torres Ciudad. Nagpari siya at nagdoktor sa kautosang pangkanon, canon law, at sa teolohiya. Dumalaw din siya at nagalaga sa mga may sakit. Noong taong 1928, nakita niya ang tawag sa kanya ng Diyos na magtatag ng kapagdaka tatawaging Opus Dei, at ang ibig sabihin nito ay gawain ng Diyos, upang maging isang landas sa mga laiko at pari ng kabanalan sa kapangkaraniwang trabaho, no? Sa kanilang pangkaraniwang trabaho sa sanlibutan bilang pagpapakita na ang kabanalan ay pagtawag ukol sa lahat ng hindi karakarakang kinakailangang iwan o lisanin ang kumbaga ang sanlibutan. Namatay siya sa Roma noong taong 1975. Sa ating buhay ay naway ating alalahanin na lahat tayong mga binyagan ay tinatawag upang sundan si Kristo. Hindi lamang ang Santo Papa, hindi lamang po mga obispo, hindi lamang po mga pari, mga madre, kundi lahat, no? May asawa man o wala, anumang edad, walang sino mang itinatangi, no? Sa pagtawag ni Kristo. Tawag ng pag-ibig, tawag ng kabanalan. At ito ay na ating magagawa, una tigit sa lahat sa pag-ibig sa ating kapwa at gayon din sa pag-ibig sa ating trabaho na sana ay gawin natin ng maayos, ng may pagmamahal sa ating kapwa, ng may kasinupan at ng may pagtsatsaga, no? Kaya sa ating buhay na ating tingnan na ang trabaho ay hindi isang bagay na kasumpa-sumpa, kundi isang bagay na pwedeng maging biyaya at landas ng ating pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Pagpalain tayo ng Diyos.